So maganda talaga dito. Ito yung lupa namin dito. Yung kita nyo yung lahat, yun yung lupa namin. Yan. So malayo pa, kita nyo yung ano, yung simento dyan. Street na street, no, di ba? May curb lang konti. Malayo yan. Tapos ito pa yung pupuntahan namin, yung GPS namin. 117 kilometers pa. So, papunta kami ng, ano yung, land bridge, ah? Land bridge. Land bridge sa may, land ano, sa may lake, ah? Land brick. Land brick sa may lake, ano, falls, no? So, dito kami ngayon sa ano, Black Diamond banda sa may highway kasi kakain muna kami kasi nagutom na. Kasi nagbiyahe na kami mga 1 hour tapos may mga ano pa 117 kilometers pa napuntahan namin. So kakain muna kami, bumili kami kanina ng ano ng burger, chicken at saka ano, spaghetti para sa bata. Galing sa ano sa Jollibee. So may ano, may burger tapos ano. Tingnan mo yung ano, yung si Johanna. Kawai kawai day, bye. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Na. Strikta kasi gusto ng cellphone. So, nandito kami ngayon sa ano, sa gilid ng ano highway. Kakain kasi gutom. Papunta kami ng ano sa land breaks. Sa my pulse. First time na may makapunta doon since 2014 ako dumating dito eh. Makulimlim. Parang umulan na nga ata doon, no? Yun yung problema dito sa Canada kasi yung Canada maraming bukid. Ang mga bukid doon may mga ice pa. Kahit summer hindi yan ano, hindi yan maubos-ubos. Sa dami. Si Kwano, Johanna, kumain ng ano, spaghetti. No! Spaghetti? Spaghetti daw. Ipakita ko mamaya yung ano, yung pulse mamaya. Kung ano yun. Hindi ko pa rin nakita eh. Sa picture ko namin nakita. So, hindi natin mamaya. So, parang nag-start ng ulan. So, ngayon, tapos na kami kumain. Tapos ka na kumain? Hindi pa? Ah. Kain pa. Sige, kain pa sila. Parang umulan na. Nag-start na ng ulan. So, maya-maya, ano na kami. Punta na kami dun. Dahan ako sa chicken? Yes, mama. So, yung mga tao dito, marami nang lumalabas. Kahit na may ano, pandemic, pero yung mga tao, 3 months, parang nabuboard na sa bahay, kaya lumalabas na. So tapos na. So biyahe na kami, papunta na kami doon sa ano, mga 100 plus pa kilometers. So you go and sleep na lang. Yun. Tulog na oh, sleep na. Tulog na. Ayo pa mga 100 kilometers pero madali lang to kasi ano man mga malakas-lakas man itong takbo dito. Dito kahit ano, kahit walang mga sakyan tapos ano, malinis yung daan. Ang problema, hindi ka makapagtakbo ng ano, kahit anong gusto mo. Kasi may mga pulis na ano eh. Mga ghost car ba? Yung mga tawag nito? Yung mga ghost car, yung hindi nakalagay ng mga pulis. Yung parang civilian na nasakyan. Tapos, ano ka na? Pinupusil ka na? Kung ilan na yung takbo mo. So, ang problema, mahal ang penalty. So, yun yung kagandahan dito. Kahit na ano, malinis yung daan, hindi ka pa rin makapagtakbo ng malakas. Kung ano yung speed limit o required talaga, yun lang talaga yung dapat kasi pag mahuli ka na problema na yun, malaki yung ano penalty.
madimirit ka pa, so yun yung problema. So follow lang talaga kung ano yung dapat para mas magiging safe din ang lahat, di ba? Yo yo, malapit na kami, dito na kami sa 1 kilometer na lang away. Pero hindi na meron kung saan, so search namin sa sa Google, kasi yung dito GPS parang area lang yun eh, hindi yung specific talaga na yung poles. So we'll see kung mahanap namin, kung wala baka mali itong daan, malayo na ba? Ha? Search mo yung landbreak poles. Malapit sa bukid. 6 minutes drive. Bukid. May may windmill doon sa Yan yung windmill kanina na sinabi ko sa iyo na malaki sa inyo. Pero doon sa likod niyan ang laki ng yung poste, yung niya, yung parang min niya. Yan lang niya kasi bukid eh. Tapos yung poles dito. Marami dito sa atin, pero dito sa Canada, pambihira lang ito eh. Dito. See? Yan. Tingnan natin yan mamaya sa baba. Pero dito, ganitong ilog na to, marami yan sa atin. Yan. So, nakita nyo doon. Bukid yan. Yan. See? So, ito lang yung mga sasakyan dito na nakaparada. Kasi medyo malayo din dito sa sa location sa Calgary. Kasi sa Calgary from here is parang 2 hours ata. So, yun. So, yun yung yun yung area dito. Yan. Yun yung area dyan. So, first time namin nakapunta dito since 2014 ako dumating dito. But anyways, maganda yung area. Tingnan natin sa baba. So, ito yung ito yung falls na sinasabi ko. Yan. So, parang maliit na, tingnan nyo. Pero dito, malaki na yan dito. So, yan. So, galing dyan. Yan. Tapos, yung source ng tubig, doon sa taas. So, parang, kung taga dito ka talaga sa Canada, kung Canadian ka talaga na parang, mami sila nito kasi, puti lang ito eh. Pero sa atin, marami yan sa atin. Kaya parang parang regular lang ito sa atin. Pero dito, maganda na ito dito. So yan yung sa baba, yung ilog niya dito. So talaga ito? Bato? Parang patay na bato? Yan. So maganda ito. Parang maka-unwind ka ba, di ba? So yan, yun yung falls. Nakita namin. Yung source dyan, doon sa bukid, doon. Yung source niya. So iwan ko, pag magano ito, pag mag-winter, parang wala na ito. Parang mag-ice ata ito, yung lahat. So walang ito, walang water flow ito. Mag-ice yung lahat. So yun. So kanya may mga tao doon sa baba. Yan. So doon sila dumaan, doon. Papunta doon sa baba, dyan. Ay, sa kanila, bago yan sa kanila eh. Pero yun sa atin, maraming ilog sa atin eh. Bumabaha pa. So, parang regular lang sa atin. Yan. So yun lang, parang hindi naman malaki. Maliit lang naman. Pero ito yung mas klarong view kaysa kanina. Kanina mas malapit yun ito, medyo malayo. See? Yun yung source niya. So yun yung bukid. Yan. Yan. Ito lang yung palibot niya. Yan. Yan sa kabila yung highway na diyan namin kanina. Ito yung parking. Tapos ito yung falls ito. Ito lang maliit. So kitang-kita lang talaga.
Which is good. Pari pang pasyalan lang ba? Hindi naman ano. Yeah. So yun, ito lang yung ano, ito lang maliit lang, yan. So, lakad-lakad muna kami. Exercise. Kasi maganda yung panahon na inainit. Yan. Ito yung isa ilalim ng tulay dito. Yan. So, kung gusto ka mag-relax konti kasi mainit dun sa labas, dito ka. Day! Kaway-kaway, day! Kaway-kaway! Kaway-kaway! Yeah! So, yun. Dito. Yan na. So, almost 2 hours yung biyahe. Ito lang yung makita nyo. Tapos dun, sa baba, may mga tao dun. Yan yung sa baba. Yan, may trend pala dito. Yan, may trend dito. Yan. Parang mga ano ito, mga huwil, agas ata ito. Kasi, circle yung ano niya eh. Parang, ang tawag nito? Mga gasolina ata ito, crudo. Na dadalhin dun sa ano, sa Calgary. Sobrang laki niyan ba? Yan. Galing ata yan ng ano. Yung saan kasi dito kasi yung supply ng ano eh. Parang galing US ata ito. Yay! Dito muna kami sa ano to? Chinlik. Kasi nagutom, kain kami. Yan. Yun yung lake. Mahaba ito, galing doon. Parang doon yung ano. More than kilometer siguro. So dito kami kakain sa along the highway lang to. Mga ano pa, mga 100 kilometers pa from ang tawag nito, from Calgary. Nilay. Yan. Kain. Dali na lang. So, dito muna kami. Dito ka. Sit. Kain. Dito mainit, maganda. Problema saan manghihin dito?